ng mga bansa. Ang puso ko'y nakupuri, nakupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Tayo nagkakatipon sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampakipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ngayon ay ginugunita natin ang Mahal na Birheng Maria ng Santo Rosario o ganun din ang Our Lady of Lanabal. Atin ngayong ihanda ang ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo ay walang ibang mabuting balita, lamang may mga manliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man lamang sa langit ang mangaral sa inyo na iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyong iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangalugan ba ang hinahangad ko ipapuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung yan lamang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang sasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng malingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinanabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maasahan lahat niyang batas,
Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang salig ay totoo at matapat. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may pinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahihaya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesu Kristo. Magsiupo mo na lang. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Piyesta sa ating mahal na Birhen ng Lanabal o ng Santo Rosario. Ang pangyayaring ito ay naganap pa noong October 7, 1571 na kung saan ang Pope ay humingi ng tulong
sa mahal na Birhen at kanyang iniutos na dasalin ang Santo Rosario. At sa kasaysayan na yon, nanalo ang mga Kristiyano sa mga gustong sumakop sa lugar na yon. Mga kapatid, opo, ang ating ebanghelyo naman ngayon ay nagtatanong. Sabi dito, isang eskriba, isang eksperto sa batas, nagsabi, lumapit kay Jesus, "Guru, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Napakahalaga ng tanong. Ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? At sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kasulatan? Ano ang nababasa doon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas, at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At tumpak, sinabi ni Jesus sa kanya, tama ang sagot mo, gawin mo yan at mabubuhay ka. Opo mga kapatid, kapag ang ating pag-ibig sa Diyos ay nariyan, iibigin siya ng higit sa lahat, ng buong puso, pag-iisip, lakas at kaluluwa, at yung pangalawa, ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, ang kahinatnan, resulta ay buhay na walang hanggan. O sige po, alam ko pong mahal natin ang Panginoong Diyos. Amen? Pero pwede rin ba nating sundan yung kanyang pagmamahal na yun? Kung minamahal tayo ng Diyos, ang tanong, minamahal din ba natin ang ating sarili? Sa pagmamahal sa sarili, inaalagaan ba natin ang ating sarili, pag-iwas sa mga bisyo upang maging maayos ang ating pangatawan, pag-iwas sa kasalanan upang maging kaaya-aya tayo sa Diyos? Kung minamahal tayo ng Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang buhay para sa atin, dapat nating mahalin ang ating sarili. At kung mahal natin ang ating sarili, mamahalin din ba natin ang ating kapwa na kanyang iniutos na mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili? Sa bandang huli, masasabi natin, opo, tayo'y dapat mabuhay sa pagmamahal ng Diyos, pagmamahal na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya naman, nagtanong yung eskriba kasi ayaw niyang mapahiya, sino po ang aking kapwa? At ikwinento ni Jesus, merong isang naglalakbay patungong Jericho, hinarang siya ng mga tulisan, kinuha ang gamit, binugbog at halos patay na ng iwan. May dumaan na isang saserdote, Levita, pero nung dumating ang isang Samaritano, nakita niya yung kawawang tao na nakahandusay sa kalsada. Nahabag siya. Ang kanyang ginawa ay lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat ng tao, tinalian ang mga sugat nito at saka isinakay sa hayop na kanyang sinasakyan, dinala sa isang bahay panuluyan. Doon ay inalagaan. Kinabukasan, kumuha pa siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at ang kanyang sambit. Kapag nagkulang yan, pagbalik ko, babayaran ko. Ibig sabihin, hayaan mo siyang magpahinga at gumaling. Ang tanong ni Jesus, ngayon, sino sa tatlo ang nagpakita ng pakikipagkapwa sa taong nangangailangan? Ang taong Samaritano, yung pangatlo, na nagpakita ng habag, pagkalinga sa nangangailangan. Opo mga kapatid, madalas yung ating
pwedeng magawa sa kapwa ay yung hindi lang mang material na bagay, kundi pagpapakita lang ng kabutihan, ng pagngiti o pakikipagkaibigan, napakalaking bagay na pwede nating masambit o magawa sa ating kapwa. Opo, sa ating pakikipagkapwa, dito natin maisasabuhay ang mga panuntunan at utos ng ating Panginoon. Kung minamahal natin ang puong Nazareno, mamahalin din natin ang mga mahal sa Kanya. Ang ating sarili, aalagaan laban sa bisyo at kasalanan, ang ating kapwa, pagkilala sa kanila, paggalang, pagbibigay ng respeto, pagbigay ng pangiti o kabaitan, pag-aalaga din sa pangangailangan. Sinasabi na ang pinakamabuting dasal ay hindi yung dasal natin sa sarili natin. Kasi pag nagdasal lang tayo para sa ating sarili, isa lang nagdadasal sa atin. Tayo lang. Pero kapag ang dasal natin lagi ay para sa kapwa, at ito yung gagawin natin sa bawat isa, nagdasal tayo sa isa, sa ating kapwa, nagdasal tayo sa marami, at yung marami, kung hindi lahat, nagdadasal naman para sa atin. Hindi ba masasabi natin, ito yung pagiging isang pamilya na sambayanan ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos ay Kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Gayun din naman ang tawag sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, opo, napakahalaga po ng ating pakikipagkapwa at lalong-lalo na ang ating buhay panalangin. Sana po sa ating pananalangin, lagi nating panalangin ang mga taong nangailangan ng ating tulong, lalong-lalo na ang mga humihiling, pagdasal mo naman ako kasi may pinagdadaanan ako. Siyempre naman, kaibigan kita eh. Pagsasabi, yung kaisahan natin bilang isang sambayan ng Kristiyano. At isa sa magandang dasal na pwede nating magawa araw-araw ay ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sabi ni Saint Pope John Paul II, 2 weeks pagkatapos na siya'y mahalal bilang Pope, noong October 29, 1978, nasambit niya, "Rosary is my favorite prayer." So, kung ang rosaryo ay naging favorite prayer ng isang pope o ng mga pope, bakit hindi para sa bawat isa sa atin? Nagdadasal tayo ng Santo Rosario, hindi patungkol sa mahal na ina, kundi hinihiling natin na tayo ay Kanyang ipagdasal, dalhin niya ang ating mga panalangin. Dahil ang ating mahal na ina, ang pinakamalapit sa ating Panginoong Hesukristo sa puong Nazareno. At sana nga po, maisabuhay natin ang mga utos ng ating Panginoon, lalong-lalo na ang pag-ibig sa Kanya. Si Maria, tuturuan niya tayong magmahal. At sana nga po matutunan natin ang pagmamahal sa pamagitan ng pagtulong, pagkalinga ng ating mahal na ina. Pagsitayo po, Allah. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria, Reyna ng Banal na Rosario. Ama, pagpalain mo kami sa pamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway pagnilaya ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at sa mga pangyayari ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa halip na tustusan ng mga bansa, ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo.
Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa panalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati, naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan para sa ating mga mahal sa buhay. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan na hatid ni Maria sa aming mundo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Salamat sa aking Panginoon, ako'y inibig mo at inangking labo ang tanging alay ko sa'yo. Aking Ama ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya na may pagkaloob. Mamahaling hiyas, inikintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tagapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Magsitayo po. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong ang mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kami maging dapat pakinabang sa pangako ni Jesucristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagpamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang makulob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong digdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahalibering Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nakakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis ay marapati nung makasalo sa kasiyahan at kaluwalhatian sa langit. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinuluhalhati ka na Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinuluhalhati ka na amin.